sa oras pong ito, muli po nating pakalasain ang malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, kinagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoon. Wala pong iba, ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo.
bumahagi tayo. Iparanas ang mas mataas na karanasan. Amen. Nakikinig ba kayo? Elabilit mga katabi mo, nakikinig ka ba? So, pakinig kang maikig, itawan mo yung magboka mo. Itawan mo sa cellphone mo. Tingin ka sa magandang lalaki sa harapan.
kapisihan. Ipaparanas sa atin ng Diyos ang isang karanasang hindi pa natin naranasan sa tanang buhay natin. Nakikinig ba kayo? Sabi ko, tingin sa magandang lalaki sa harapan, lahat ng tumarating, tinitingnan mo, hindi naman magandang lalaki yun, babae yun eh. Ulitin ko ulit ang prophecy. Mararanasan mo ang isang karanasan hindi mo pa naranasan sa tanang buhay. Mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos na hindi mo pa naranasan sa tanang buhay mo. I prophesy in Jesus' name as a true prophet of God. Whatever, what is the sign of a true prophet of God? Whatever he prophesied in the name of the Lord shall come to pass. Ang totoong marka ng isang propeta ng Diyos kapag pinaprophesy niya, magkakatotoo. Ngayong panibagong taong ito ay mararanasan natin ang isang kakaiba, panibago, mas matindi at mas malakas na kapangyarihan ng Diyos. Amen! Hindi kayo nakakaintindi. Mahihila ang inyong mga kaisipan. Pag nakakasyot si Pingris, ang lakas ng tamatayo, ang mga pasya bumapalakpak. Pag nagpatawa si Vic Soto, tumatayo yung pansya, bumapalakpak. Sinasabi ko na nga sa inyo na ngayong panibagong taon ito ay mararanasan ninyo ang mas malakas at matindi ka pangyarihan ng Diyos. Ganyan na palakpak mo. Eto ka. Nakikinig ka ba? Ang sabi ko ngayong panibagong taon ito, mararanasan natin ang mas malakas, mas matindi na pangyarihan, karanasan mula sa panibagong pagpapala? Handa ka ba sa panibagong blessing at provision? Handa ka ba sa panibagong success and victory? Ano, umuupo ka na? Bakit? Ano bang meron dyan sa, ano mo, sa upuan mo? Bakit gusto mo umupo ka agad? Nitaabaho ba rito? Alam niyo kung bakit kayo, ikaw ko kayo ginaganyan? Ano ko nagiging mangmang kayo eh? Kahapon po, nag-meeting kami after ng practice. Tinanong ko, nag-angatan ba mga buhay ninyo? Opo. Eh, yung mga kasama natin, nag-angatan ba? Opo. Eh, si ganito, umangat ba? Hindi, bumagsak. Nawala sa paglilingkod, patay. May umaangat, may bumabagsak. May nagkukumit ng buhay, may nawawala. May nagsasabi, magpupultay mo, malapit na. Merong nawawala sa pagpupultay. May tao pa ba rito? Kaya sayang eh. Sabi ka nila sa Bisaya, kanugon. Sayang. So tanungin ko po kayo, handa ba kayo sa panibagong karanasan mula sa Diyos? Handa ba kayo muli sa, sa panibagong pagpapala mula sa Panginoon? Are you ready to experience more blessings from God this new year? Are you ready to experience the mighty move of God this new year? Are you ready for another success and victory? Another blessings and promotions? At kung man sabi mo'y opo o yes, sabihin mo, yes! Makasal mo! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Makakaupo na ho tayo. At ang bawat pinaprophesy ng totoong propeta ng Diyos na kanatotoo. Whatever the true prophet prophesy in the name of the Lord shall come to pass. Pakipos nyo na kaagad ito. Unahin nyo na kaagad ito. Eh, pati itong part na ito. At nais ko rin i-take ang opportunity ito na para pasalamatan ang lahat ng narito nakikinig at nanonood. Isipin mo, 300 panghanda gift pa ang binigyan natin. Isipin mo, nakikinig mo ba kayo? Nakita ba ninyo yung 300 gift pa na panghanda noong anniversary natin? Dahil yan sa inyong mga prayers and fastings? Dahil yan sa inyong mga pagkakaloob? Puno po ba yung cinematary? Opo. Napakaganda pa ng ating anniversaryo? Opo. May mga bago ba tayong instrumento? Opo.
At ito pong darating na bukas, magsisimula na po tayo magpapintura ng bago. Bibili tayo ng bagong camera. Bibili tayo ng panibagong bass guitar. Lahat ng luma, papalitan natin. Hindi po ako nagsisinungaling, hindi po ako nagbibiro. Papasok po tayo ng mga mall. Kung ang mga Katoliko, nakikita ninyo ngayon na nagmimisa, isang araw, ang taga-Kingdom of Jesus Fellowship naman ang magsiserve sa mall. At kung nakikita ninyo na sila ang nagkukrusada, kaliwat ka ng likod at harapan, isang araw at ngayon na, tayo naman! Yes! Lahat ng pangako ko, tutuparin ko! Lalo na ang Diyos, tutuparin niya. Amen po ba? Next Sunday, may awa ang Lord. Ayos na lahat yan, bagong pintura na yan. Bagamat kahapon, nagpunta ako sa taas. Dahil tinaasan na naman tayo ng 5% sa bayad natin dito. Wala tayong magawa. Nakiusap tayo eh. Ma'am, will you please spare us for 5% increase this year? And the owner said, no, pastor. Everybody's increasing. Sabi niya. Only the bonsai people are not increasing. So another 5% increase for our rent is here. Wala tayong magagawa eh. Ganun talaga eh. May tao ako ba rito? At mga ilang araw, makikita ninyo, ilang linggo, buwan siguro, panibago na naman camera ng mapakikita nyo. Panibagong base kita na naman ang makikita ninyo, bibili tayo ng mga speakers na pang-crusades na bibitinin natin. Bibili rin tayo ng malalaking speakers na pang-malalaking crusades naman. Totoo pong lahat yun. Amen po ba? Kaya gusto kong pasalamatan ng lahat sa oras na ito. Bukas ka agad, tapos mo na ito, huwag mo nang patagalin. Gusto kong pasalamatan kayong lahat sa matagumpay na anagarsaryo natin. Isipin mo, 300 tao yun, binigyan natin ng gift, more or less na mga nasa 100,000 pesos po yun. Nakikinig po ba tayo? Hindi po birong salapit po yun. Malaking pera ang ginastos natin ng anagarsaryo. It's okay. Sapagat nakita naman natin yung victory. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, salamat. Salamat sa iyong pananalangin, pag-aayuno, pagsuporta pinansyalo. Ano mang sakripisyo binigay mo, ibibigay mo pa, maraming salamat. So, I want to take this opportunity to thank all you out there that are watching, listening right now. The KOJF 24th anniversary was a big victorious one. Thank you for your fasting, prayers, and support. 300 poor and needy people receive free gift fund. 300 po yun, libre silang nakaranas. At ito pa ang maganda. Marami sa kanila sakit sundo. Libre ang kanilang mga sasakyan. Totoo po. Libre po ang kanilang mga sasakyan. Sabi nga na isang na-interview natin, ito ang sabi ng isang na-interview natin, doon sa religion, pumila kami, nainitan kami, hindi pa kami nakatanggap. Samantalang dito sa Kingdom of Jesus Fellowship, nakatanggap kami. Hindi pa kami nainitan, naka-aircon pa kami. Nakaupo pa kami sa magandang upuan. Hindi pa kami natutuwa ron. Isang araw, wala nang biro. Magkakatotoo po ito. Uupahan natin ang Araneta Coliseum. This is not a joke, this is a promise. Diyan tayo magkakandak ng crusade and the anniversaries. At mas maraming mga poor and needy ang iimbitahan natin. Mas maraming kipa ang ating ipamimigay. Amen! Dahil ngayong taong ito, mas yayaman tayo. Amen! Mas pagpapalain tayo ng Diyos. Amen! Mas malaki ang ating ibibigay. Amen! Amen! Mas malaki. At mas magkukumit tayo ng malalim sa Panginoon. Hindi niyo pa napapansin, almost every Sunday, namumula yung ilong ko, nosebleed talaga. Literally, nosebleed. Kasi meron tayo
dahil nakikinig mo mula sa ibang bansa na hindi naman pwede ng Tagalog yan, hindi naman pwedeng Bisaya. No choice. Ay alam mo, before I sleep, bago ako matulog kada gabi, may katabi akong dictionary. Yes. Bubukas ako. Oops. Pagbabasa ako, sasauluhin ko yan. No? Almost every night, para kahit papano, meron na dadagdag sa akin English, di ba? Tapos pag natapos na, pag-aaralan mo na lang yung mga pronunciation. Di ba? Para matumama yung pronunciation ko. And another thing na pag-aaralan ko, how to construct, di ba? Yung sentence. Yun yun. Kasi, absinero kasi ako noong unang panahon eh. Kakating kasi ng kating. Sayang lang yung pera ng mga mag... Sayang lang yung pera. Hindi ako nakapag-aaral ng gusto ngayon eh. Kaya kayo mga kabataan, hanggat may chance kayong mag-aaral, pag-aaral na kayo. Tatlo ang pagbubuhusan yung ng panahon, mga kabataan. Number one, pag-aaral. Number two, pamilya. Number three, higit sa lahat, Panginoon. Gawin niyong priority ng buhay niyo ang Panginoon. Huwag niyo sabihin sa... Huwag niyo sa... Eh, paano po yung love life ko? Ihuli mo na yun. Huli na yun, Dayan. Huli na. Huli na yun. Huli na. Nakuha po ninyo. Kasi pag inuuna kasi yung love life, nawawala kay Lord eh. Ihuli mo lang yung love life palagi. Hindi ko ba sinabi, wala yung love life. Ihuli mo lang palagi. Makapaghihintay pa yan eh. No? Pakisabi mo sa katabi mo, love can wait. Ganyan yun. Nakuha po natin. Love can wait. No? Nakuha po natin. So, ayun, halos, ayun, kapalik ako, halos gabi-gabi, meron akong dictionary. Basa-basa kasi, talaga, kailangan na talaga magbasa ngayon eh. No choice talaga eh. Tapos pangalo, masasauluhin ko eh. Pag-aaralan ko yung pronunciation. Tapos, how to construct a sentence, di ba? Maka hindi ko na pag-aralan ng unang panahon yun eh. Eh paano, nandun ako sa, dyan nag-aaral ako sa may San Francisco High School, sa may tabi ng North Texas. May lagun dyan eh. Diyan kami nagbabaraha. Nandun kami sa Bago Bantay. Nagiinuman. Kumakanta sa joke, may joke box pa noon eh. Nagpapatugtog kami dyan. Sa harapan ng North Edsa na yan, meron dyan bilyaran. Nandiyan kami sa bilyaran. Ganun. Eh wala, walang natutunan. Tao ko ba dito? Kaya mga kabataan, mag-aral maigi. Pangalawa, sa kasuhay ng pamilya. Higit sa lahat, pagtuunan ang Panginoon. Amen po ba? Hindi ba kayo natutuwa na maraming unexpected na hindi nyo inaasahan ngayon very committed sa Panginoon? Yes. Ipag-pray nyo sila. Sila yung mga tao nung takbo ng takbo, takas ng takas, layo ng layo. Pag nag-preach ako, nagtatago sa ilalim ng upuan. Tatamaan na naman ako. Pero ngayon, hindi. Excited silang maglingkod sa Diyos. Alam niyo bang nung mga nakaraang taon ng bigayan natin? May mga nagbigay ng 100,000, isang tao lang eh. Yes. Nakikinig pa mo ba ngayon? Hindi mayaman yun, ha? Lahat na ng pera niya, binigay na. Eh, tao pa mo ba ngayon? Hindi mayaman yun, hindi milyonaryo yun. Hindi rin inutang yun. Binigyan ito. Eh, hindi naman tayo makakabili ng mga gamit kung walang magbibigay ng gano'n. Yung iba, binibigay 5. Jeez! Eh, tao pa mo ba dito? Bago matapos ang service natin, lahat kayo, pipirma, magre-renew kayo ng commitment, magkano ang para sa church rental. Mas laki ang inyo. Nagigiling pa mo ba kayo? Tapos paglilikumi ng mga leaders natin, huwag yung sisipangutan. Well, bagus kitaan ninyo. Sabi mo sa kanya, gusto ko, happy ka, happy. Eh, ito po ba kayo? Okay. Punta na ho tayo sa preaching. Sige, hindi tayo naintindihan. Tagalog, kaya ito, English na to. Okay. So we go now to our message.
We have a wonderful message for this day. A God-given message, I tell you. Yes. Shall we open our Bible in the book of Acts 20:24? Acts 20:24 says, "However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace." And ang sabi niya dito, my only aim is to finish the race. Not just to finish, but to complete the task the Lord Jesus has given me. And what is that? The task of testifying to the good news of God's grace. And he said, however, I consider my life worth nothing to me. And I believe this is from NIV. And according to King James Version, ito ang translation ng King James Version, none of these things move me. Neither I count my life dear unto myself, but one thing, sabi niya, that I might finish my course, my race with joy, and the ministry which the Lord, Jesus Christ has given unto me. Yun ang sabi sa King James Version. Ano naman ang sabi sa New Living Translation? Tinignan ko rin. At anong sabi niya sa New Living Translation? Sa New Living Translation? At doon nagmula yung ating title ngayon sa araw na ito. Ito yung title natin. Yan, puntahan natin ang ating title. Ito. My life is useless if I will not preach the gospel of Christ. Ito ang nakalagay sa New Living Translation. This is the message. If we will understand clearly, what Acts 20:24 is saying to us, ito yun, my life is useless if I will not preach the gospel of Christ. My life is useless if I will not preach the gospel of Christ. Ang buhay ko ay walang kabuluhan kapag hindi ko ipinangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Yes, you can be an engineer. You can be a CPA. You can be a doctor. You can be a conductor. You can be an RW. You may move around the world. You can be a billionaire. Like Oprah and the Queen. You can be, you can become a prominent public figure, but your life will be useless if you will not preach the gospel of Christ. Yan ang laman ng Gawa 20:24. This is the message of Acts 20:24. My life is useless if I will not preach the gospel of Christ. Alam mo, ang daming mensaheng pwede ka i-preach ngayon eh. New Year, yung commitment, forget the former things, at yun naman ang gusto ko. Pero alam mo, ayaw ng Diyos na yun ang ipangaral ko. Ito ang gusto ng Diyos na ipangaral ko. At habang ginagawa ko ito ng madaling araw, umiiyak ako. Sapagkat sinasabi sa akin ng Diyos, anak, Ricardo Diaz Carillo, walang kabuluhan ang buhay mo pag hindi mo ipapangaral ang mabuting balita. While I was preparing this sermon, very early in the morning, the Lord is speaking unto me, your life will be useless. Vanity, meaningless, nothing, if you will not preach the gospel of Christ. Amen. Walang kabuluhan ang ating buhay kapag hindi natin ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. My life is useless
If I will not preach the gospel of Christ, this is the title of the message for this day. A strong statement of Apostle Paul in Acts 20:24. A strong statement. Not just a statement, an ordinary statement, but a strong statement. And I could say na buong buhay niya nakadiin niya eh. My life is useless if I will not preach the gospel of Christ. A strong statement of Apostle Paul in Acts 20:24. Basahin natin ang unang Corinto 9:16. Shall we read 1 Corinthians 9:16? For when I preach the gospel, I cannot boast. Since I am compelled to preach. Compelled means I am obliged. He is not saying it is my duty to preach the gospel of Christ. No! It means it is my obligation. I am obliged. I am indebted to preach the gospel of Christ. I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. Woe to me if I do not preach the gospel. Sa aba ko kapag hindi ko pinangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Terrible unto me if I will not preach the gospel of Christ. Whether with support or no support, I will preach the gospel of Christ. Nakikinig pa ho ba kayo? Ako, meron din akong sinabi kay Lord. Gusto niyo marinig? Sabi ko, Panginoon, tumatanda na yung mga great men of God eh, nila Mauricio Rulo. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ipalit mo na ako sa kanila. Yun ang sabi ko. Yes. Ipalit niyo na po ako sa kanila. The great men of God nowadays are getting older and older. And I said to the Lord, Lord, make me a replacement for them. Make me a substitute for them. Allow me now to do what they are doing. Amen. And use me more than them. Higit po akong gagating kaysa sa kanila. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya yung sinasabi ko, mga Araneta, kung hindi yung totoo po yun. At hindi na ho magtatagal yun. Baka next year, nandun na po tayo. Amen. Hindi po ako nagbibiro. Yes! Palakpakan natin si Lord. And I am not kidding that perhaps next year we will be in Araneta, kung hindi. Yes! Are you happy? Very happy? Amen! Hallelujah! Ngayon mismo ay mga ha! 300 na mahihirap binigyan natin ng libreng panghanda pa. Kayo mismo ay nagunat na puno natin ng cinema 3, right? Amen! At malalo kayong mamamangha kapag ang malalaking kolisiyo sa Pilipinas ay tayo na ang gayari at pangyayari yun. Hindi na po magtatagal. Ang sabi ko'y hindi na yun magtatagal pa. You were amazed when you see that 300 poor people receive their gift from the kingdom of Jesus Christ. You were amazed that the cinema tree was full packed. And perhaps, maybe next year, amen, or maybe this year, big coliseums, big chapters, amen, big auditoriums, we will use them. We will use by the kingdom of Jesus fellowship. Amen! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Excited na po ako! Alam nyo, excited na kayong magbigay ng malaki. Tama? Kasi isipin ninyo, binibigay nyo, hindi nawawala ng kabuluhan. Isipin ninyo, si JC niya eh, pinag-English ko sa harapan, lalong lumit eh. Ano sabi nila niya? To God be the glory. Wala na nasabi, to God be the glory nila. Pero,
Pero na-challenge. E tao pa hubo nito. Ang dami mo. sa dami ng Inglesin niya, wala na siyang masabi sa niya, to God be the glory. Eh kasi hindi niya maglimang Inglesin, puro mat kasi ina sa kaso niyan eh. Parang ako rin. Nung ako'y nag-aaral, I was called mathematician. Pagdating ng mat, lumalaban tayo niya. Lalo na sa Pilipino. sa English, patay tayo yan. No split yan. Pero hindi na ngayon! Kung merong magaling na mag-English ngayon, ako na yun! Amen! Wala ka, tatawa ka na tao. Hindi kayo mamabala ka. First Corinthians 9:16. For when I preach the gospel, I cannot boast. Since I am compelled to preach. Compelled means I am obliged. He is not saying it is my duty to preach the gospel. No, I am obliged. Anong sabihin ng obligasyon? Kagaya ng tatay, obligasyon niyang pakainin yung kanyang anak. At magiging anak pa. Obligasyon niyang pag-aralin yung kanyang anak at magiging anak pa. Kaya nga yung mga walang trabaho, hinahanapan ko ng trabaho eh. Kahit na hindi nangangailangan ng trabahador, pinipilit ko eh. Tanggapin mo na yan. Minalabasan ng mga Elijah, tanggapin mo na. Kahit hindi ka nangangailangan, tanggapin mo na. Sige na, mabayaan mo na. Amen. Pagkatapos ng Elijah, meron na naman kasunod dyan. Ah! Paawa na pa kayo. Tao-tao ba rin? Bakit ba gusto natin magparami ng anak? Dapat ang pinaparami natin, kayamanan, pagpapala, di ba? Promosyon, success, victory, at maraming kaluluwa. Bakit yung gusto natin paramihin, anak? Ano ba naman yan? Masigit na nga ang mundo. Marami pa tayo ng marami. Ang dami na lang sa bahay ampunan, ba't di ka na namakampun? Diba? Ito ang mga dito. Woe to me if I do not preach the gospel. Woe to me. Terrible unto me. If I preach that gospel, saan ba ko? Kapag hindi ko ipinangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. My life is useless if I do not preach the gospel of Christ. Number one, Paul's ambition, Romans 15:20-21. Pinag-aralan natin yan last Sunday, di ba? My life is useless if I will not preach the gospel of Christ. It is Paul's ambition. Romans 15:20-21, it has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's foundation. Rather, as it is written, those who never told about Him will see, and those who have not heard will understand. Ano ang sabi niya? Ang pangarap ko, ipangaral palagi ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Upang yung mga hindi pa nakakarinig, makarinig. Yung mga hindi pa nakakaunawa, makaunawa. It has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's foundation. Rather, as it is written, those who were not told about Him and those who have not heard will understand. Nagiginig ko ba kayo? Alam niyo kung bakit ang maraming tao puro problema? Kasi wala naman sa Diyos eh. Alam mo, pag nasa Diyos ka, hindi ka mapupuno ng problema. Pag nasa Diyos ka, hindi problema ang pupuno sa iyo, pagpapala. Amen! Ang mga wala sa Diyos na pupuno ng problema, pero pag nasa Diyos ka, mapupuno ka ng pagpapala. Lagay yung sayings.